yan, alas 6 na po, gising-gising na at makinig po sa ating programa, Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Dito ho tayo sa DZXL 558 tuwing Sabado ng umaga, 6 a.m. hanggang 7 a.m. Lakasan niyo po mga kaibigan ang inyong mga radyo. Ang ating pag-uusapan ay makakatulong sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay. Ako po si Kuya Francis. Meron ho tayong numero, kaya kung gusto niyo pong mag-text sa atin, sasagutin po namin ang inyong mga katanungan dito sa radyo. Pero bago po yan, pakilala muna yung aking mga kasama, sila Ate Ann, Kuya Matt, and Ate May. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon sa ating talapihitan at pati na rin po sa nanonood sa ating live broadcast. Samahan niyo po kami sa isang oras nating talakayan na tsak na makakatulong sa inyong buong pamilya. Kaya isang oras po tayo magkakasama ngayong umaga, samahan niyo po kami. Ako po si Ate Ann, ang inyong kaibigan sa Kalusugan. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Kalusugan. At kami po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng ating mga regular listeners. At nawa po ay samahan niyo po kami na sa ating isang oras sa programa at sigurado po maraming po tayong matututunan ngayong umaga. Ayan po. Good morning po. Pasensya na po. Medyo minamalat po ako. Ako po si Ate May, inyong kaibigan sa Kalusugan. Sa ngalan po ni Sir Richard Nissan Gomez. Andito po kami. Napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Huwag niyo ililipat ang inyong radyo at isulat niyo lahat ng mga importanteng impormasyon para po sa mga importanteng mga sakit at mga anong mga dapat gawin na para makatulong sa ating kalusugan. Okay, tamang-tama po yan. Kung kayo po may mga katanungan, mag-text po sa ating numero. Pag-uusapan po natin yan. Sasagutin po namin yung inyong mga tanong dito sa radyo. 0998-568-8323. Ulitin po natin, 0998-568-8323. Pakiusap po kung kayo po yung magte-text. Huwag kalimutan ang inyong pangalan at sabihin kung taga-saan kayo para malaman ho namin kung paano kayo matutulungan. Ulitin natin yung numero 0998-568-8323. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ang atin pong kaibigan sa Kalusugan na si Mr. Richard Nixon Gomez ay nagsasagawa ng mga free health consultation. Ibig po sabihin yan, mga libreng check-up sa lahat ng tao sa mga sari-saring mga karamdaman. Mapa-cancer man po yan, o high blood, o diabetes, maaari pong magpunta sa ating mga free health consultation. Pakinggan niyo po ang mensahe ng ating scientist na si Mr. Gomez. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan, Kaibigan sa Kalusugan Junior Edition. Marami pong natulungan sa pamamagitan ng ating pamamaraan. Sana po'y matulungan din kayo. Kuya Matt, maganda ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. At isa ito sa mga karamdaman na lagi nating nakikita sa ating mga free health consultation. So Kuya Matt, ano yung ating topic for today? Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa cancer. At nung araw, no, nung tayo ay mga bata pa, iniisip natin na kapag narinig natin yung cancer, usually mga matatanda lang ang nagkakaroon ito. Di ba yan, yung breast cancer, cervical cancer, at lung cancer at marami pang klase ng cancer. Actually, iilan lang talaga yung mga kilalang cancer. Oo. No? Pero meron daw at least mga 200 or more na klase ng cancer. Pero yung iba, hindi natin talaga masyado kilala. Kasi hindi siya gaano kadalas nakikita. At yun nga, sinabi ko nga na hindi lang yung matatanda, kahit yung mga bata. Even halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa yung sa breast cancer. Even yung mga 20 years old or yung nasa 30, gantong edad, eh nagkakaroon na ng cancer. Akala kasi natin, pang lola lang yun Sa ano nga, sa meron nga tayo, di ba, yung sa cervical cancer, kahit teenager, pwedeng tamaan ito. No, ang mga reason kung bakit tayo nagkakaroon ng cancer is because, i-discuss muna natin yung human anatomy, ano? Kasi sa ating katawan, napakaraming cells eh. Merong 60 hanggang mga 100 trillions. Mm-hmm. Hindi million, hindi billion, kundi trillions of cells. Trillions, so, okay. Bumubuo tayo ng ganyang karaming cells. At dahil yan sa, kaya tayo nagkakaroon ng cancer dahil nga doon sa mga free radicals, o yung sabihin natin yung mga lason, no, yung mga libreng lason na kung saan ay pumapasok sa ating mga katawan. At Kuya Matt, no, lahat ng tao at risk magkaroon ng cancer. Yes. Pero kung mas mataas ang free radicals mo, mas tumataas ang chance magkaroon ng cancer. Kasi nga, sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga pagkain natin,
parang kung iisipin mo, napakahirap ng maghanap ng mga talagang pag sinabi mong fresh, natural no? Or fresh na fruits or mga sariwa talaga, sariwa talaga na walang mga halong kemikal. Kasi kahit naman ng mga gulay, di ba, hindi na rin ganun. Mga pesticide. So mahirap talagang, kumbaga, hindi lang dobling ingat eh. Talaga, kailangan maging mas maingat pa tayo. At hindi lang dyan, kundi ang pollution na hinarap natin, nilalanghap natin. Papunta pa lang dito eh. Kaya nga, kung napapansin nyo po, nung araw, di ba, pag may nakikita tayong mga, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin ito, pero, ang kumbaga, ang perception ng mga tao, pag nakakita sila ng mga tao na naka-face mask, pag hindi nabiyahe, parang, ay, may sakit yan. Baka nakakahaway sakit niya. Pero kung titignan natin talaga, parang mas sila pa ngayon mas safe. Kasi sila yung naka-cover yung ilong, no? Dahil nga, napaka-polluted na ng mga area natin ngayon, especially yung sa mga syudad, no? Kahit nga sa mga provinces, kung minsan, pollution na rin dahil napakaraming sasakyan. Tama. So, na-expose tayo sa mga ganyan. Iyan yung mga free radicals. Sa kung saan, ito yung malaking contribution nito dun sa pagkakaroon ng mga abnormal cells sa katawan. No, abnormal cells, pag sinabing abnormal, pwedeng maging malignant yan. Pwedeng mauwi sa cancer. Oo, at nagpo-form yan ng tumor. Yes. Or yung tinatawag na bukol. Oo, at yung bukol na to, pwedeng tumubo sa iba't ibang organ ng katawan. Pero hindi naman porkit meron kang bukol, cancer niya. Oo. Saka diba ang mga cells kasi natin, yan, parang tao din yan, kumakain, matanda, nagpaparami sila, nanganak. So kapag ka puro free radicals or puro toxic ang nilalagay natin sa katawan natin, maaaring hindi maging abnormal nga ang mga cells natin. Halimbawa, pag nanganak sila, maaaring ipanganak nila mga abnormal cells. Which is ito yung namumuungan tumor at nagiging bukol or nagiging cancer. Tapos, sabi nga ni Kuya Matt, paglabas nga natin ng mga ano, ang dami natin mga na-expose tayo sa mga free radicals, sa mga usok, sa mga pagkain, hindi na natin naiiwasan ngayon yan. Ngayon, kung wala ka lang din naman protection sa katawan mo, mas madali kang kapitan ng mga iba't ibang karamihan. So kung mahina ang resistensya. Okay. So kung ganun ang nangyayari, hindi porket may bukol, ibig sabihin yan, cancerous na agad. Kailangan magsagawa ng mga test. Napakarami pong pwedeng gawing test. Kadalasan, pwede tayong magkaroon ng mga ultrasound test. For example, ang pasyente ay may nakapang bukol sa may bandang breast or dibdib. Malalaki man ito, babae, kailangan pa rin ho mag-undergo ng breast ultrasound. For example po, meron pong bukol somewhere atay o nasa abdomen area. So kasama po dyan yung mga kidneys natin. So pwede din po mapagawa ng whole abdomen ultrasound. Aside from that, meron po tayong mga blood test. Pwede tayong magpa-blood chemistry or else yung cancer tumor test natin na tinatawag ng mga CA125 for cervical or ovarian area po ng babae. O di kaya yung CA153, ito po yung cancer tumor test para po sa breast. At saka yung PSA, prostate specific antigen, para po sa mga prevention or for monitoring for prostate cancer. Okay. So importante yung mga test na yan. binanggit ni Ate May yung mga test na talaga napakarami talaga kung may mga bukol na ganyan. At depende pa kung nasang part ng katawan. Pero tayong mga Pilipino, usually, hindi ko sinasabing lahat, pero karaniwan, kapag may mga ganyang nakakapa, ipinagsasawalang bahala natin. Kasi inisip natin, ay, 10 years nang nandyan yan, hindi naman lumalaki. O 20 years, may ganung klaseng bukol, yung hindi naman siya talaga lumalaki. So sabihin natin na hindi naman siya harmful para sa tao or walang pain, pero still, abnormal na meron kang ganun. Kasi dapat wala yun doon. So dapat talaga, huwag tayong matakot na magpa-ultrasound or magpa-blood blood chem, no, yung mga test na to, dahil kailangan natin maagapan na baka kasi it could lead sa mas malalang condition, yun nga yung cancer. Pero kahit hindi siya cancerous, yung tumor na yan, minsan kapag nasa maselan siya na organ, nagdudulot siya ng pain. Halimbawa, kung yung myoma, yung bukol na tumutubo sa uterus o sa matres, nagkakaroon ng mga problema sa menstruation yung babae or nagkakaroon ng pain sa bandang puson. So, kahit hindi siya cancerous, kailangan pa rin nating tanggalin yan. So, pag-usapan po natin yan, yung ating panibagong pamamaraan para panlaban sa mga cancer at mga tumor sa katawan. Kung kayo po ay may mga katanungan o may kamag-anak o kakilala na kailangan po ng tulong, mag-text sa ating numero 0998-568-8323. Sabihin ang inyong pangalan, taga saan kayo at ano ang inyong katanungan. 0998-568-8323.
ikaw ba ay may kidney stones? Hinatulan na kailangan magpa-shockwave o kidney operation. Magpunta sa ating free consultation. Sa Monumento Caloocan, tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghal. Fourth floor, 316 Building, EDSA, Monumento Caloocan. Mula sa rotonda ng monumento, makikita ang Tropical Hut. Kasunod ang Mercury Drug, PS Bank, City State Savings Bank. Nasa fourth floor ng City State Savings Bank. Para sa lahat po ng ating mga pasyente na malapit sa ating Monumento Branch, hanapin niyo po yung rotonda ng monumento. Ngayong umaga, every Saturday po ng 6 a.m. or 6:30, marami na tayong pasyente yung pumipila dyan. Hanapin niyo po yung rotonda ng monumento. Nandiyan po meron pong Tropical Hut, kasunod niyan meron pong Mercury Drugstore, at kasunod ay PS Bank at City State Savings Bank. Nasa City State Savings Bank ho tayo, 4th floor, 6:30 a.m. free consultation. Andiyan po ang ating inventor and scientist na si Sir Richard Nixon Gomez. Okay, so sa ngayon, pwede pang humabol yung mga nakikinig sa radyo. Pwede pang humabol sa ating consultation ngayong umaga sa Monumento Caloocan City. Pero mamayang hapon, andyan din ho tayo sa Ortigas, Pasig City. Sa mga nais din po magpunta, mag-text para makuha ang kumpletong address. 0998-568-8323. 0998-568-8323. Sabihin ang inyong pangalan, tagasan kayo, at ano ang inyong katanungan. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Yan, Kuya Matt, balikan natin yung ating pinag-uusapan tungkol sa mga cells at kung paano ito nagpa-form sa tumor. So, ano yung ipapaliwanag mo, Kuya Matt? Sige, kanina nabanggit ko no, na tayo ay napakaraming, meron tayong maraming cells, no? Uh-huh. Trillions of cells sa ating katawan. At ito ay pwede nating ikumpara sa ating mga sarili, sa isang tao, no? Uh-huh. Ang cell po ay ang isang cell po ay pinapanganak, uh-huh, no? Yan ay nagkakaedad, nagkakasakit, uh-huh, at namamatay. Uh-huh. At syempre, mas dapat lamang yung mas maraming pinapanganak na cells kaysa dun sa mas maraming namamatay. Uh-huh. No, kasi syempre yun yung tama, yun yung, uh-huh, dapat na mangyari. Pero yan kasi depende po sa kung paano natin inaalagaan yung ating mga katawan. Uh-huh. Kung paano natin binibigyan ng nutrisyon. Kasi kailangan din ng nutrisyon ng cells eh. Uh-huh. Kailangan niya ng oxygen. Galing yan sa kinakain natin. Yes, sa uh-huh, mm-hmm. At depende rin kung saan tayo nandoon, kung ano yung lugar na meron tayo, kung masyadong polluted yung area na yun. Kahit nga yung nakakaamoy ka ng mga mababahong amoy sa labas, uh-huh, yung usok ng sigarilyo. O kahit hindi ka naninigarilyo, yes, pero yung katabi mo. Yung second hand smoke. Second hand smoke. Mm-hmm. O yung galing sa tambucho ng bus. Mm-hmm. Ganun din. Mm-hmm. Kaya nga sana dun sa mga pinapaalalahanan natin o yung mga tao na naninigarilyo sa public places, uh-huh, na pinagsabihan natin ng maayos, eh wag silang magagalit. Kasi ang totoo niyan, marami din kawawa. Aha. No? Sabihin natin, ikaw, isa ka lang nagsisigarilyo, tapos may 10 tao sa paligid mo na naaamoy yung usok ng sigarilyo mo. So, maraming nadadamay, aha, talaga. So, dapat iwasan natin yung mga ganyan. Ano? Dahil napakarami nang may mga sakit. Ayun nga. At depende kung ano yung mga kinakain natin. Kung mahilig tayo sa mga processed foods, mm-hmm, yung mga ayan, yung mga cup noodles, yung mga instant mm-hmm foods, yung mga madaling, yung mga frozen. Parang may naalala ako sa cup noodles eh. So ayan. So ayan yung mga instant talaga, yung kumagay sabihin natin yung parang pagkain na mga tamad kasi madaling lutuin, pamabilisan. Meron tong mga chemicals. Uh-huh. So syempre kung kakainin natin to at may chemicals, yung mga cells natin, hindi niyo makakain nila. Mm-hmm. So, anong nutrition, anong tamang nutrition ang makakain nila? Kundi mga chemicals na galing sa mga kinakain natin. Ah. Pero hindi ko naman sinabi na pag kumain ka nito, madali kang magkakaroon ng cancer. Kung ito ay magiging talagang lifestyle mo na, uh-huh, naging ganyan yung mga kinakain mo, so delikado talaga. Uh-huh. At kung balikan natin yung sinabi mo, Kuya Matt, yung mga cells, di ba, parang tao lang. Mm-hmm. So, ang tao ay pinapanganak, dumadami, at namamatay balang araw. Pero di tulad ng mga normal na cell, cells, ang mga cancer cell, ang ginagawa nila, parami sila ng parami. Mm-hmm. At kahit matanda na sila at sakitin, kahit anong gawin mo, hindi sila mamamatay. Uh-oh. Kundi andyan lang sila. Uh-oh. Kaya ang nangyayari tuloy,
nang nagfa-form yung bukol. Kasi nakukumpulan sila eh. Mm-hmm. Hindi sila nawawala. Hindi sila namamatay. Parang zombie lang. Mm-hmm. Ganun ang nangyayari. Minsan, Kuya Francis, hindi pa sila satisfied. Mm-hmm. Kumakalat pa sila or dumadami sila sa ibang parte ng katawan natin. Ano? Kasi may iba't ibang klase ng may iba't ibang klase ng bukol. At kapag nalaman na ito ay malignant, meron tayong stage na tinatawag. No? Mm-hmm. Pag stage 1, ito yung isang bukol lang. Mm-hmm. Pag stage 2, ito yung naging dalawa na. Uh-huh. Tapos pag stage 3, medyo malayo na yung lugar niya. Na nakapunta na siya sa malayong lugar. Uh-huh. Pag stage 4, ito na yung pumalat sa ibang part ng organ natin. Uh-huh. At yan yung terminal. Uh-huh. Kung sa MRT pa yung terminal, yan yung dulo. Uh-huh. So yan kapag stage 4 ka na, yan yung last. Kasi wala nang stage 5. Wala na po tayong stage 5, stage 4 na lang. Mahirap yung may bukol. Kasi yung bukol, hindi tulad ng normal cell na, sabihin natin, kung sa tao pa, lahat ng tao may trabaho. Mm-hmm. Pero yung cancer cell, walang trabaho. Or sa other words, parang tambay sa kanto. Kaya lumalaki siya. Lumalaki siya. Wala siyang ginagawa. Kundi kumain. So parang ganun lang din. Oh. Isipin niyo po, mga tambay, walang ginagawa. Umaasa lang sa hingi. Ganun. Pero walang ginagawa para sa katawan. So ang nangyayari, yung katawan nangihina. Kasi sinisip-sip ng cancer cells or ng tumor yung nutrisyon. Ang ginagawa po niya is yung tinatawag na angiogenesis. Nagpaparami siya ng ugat sa kanyang paligid para makuha yung nutrisyon na dapat sa normal na cell. Pero kinakain niya yon. Tapos, ginagamit niya din po yung ugat na yan para kumalat sa dugo at mag-landing. Halimbawa, kung galing yung tumor mo sa breast, kakalat yan sa dugo, at maglalanding yan sa, sabihin natin, sa atay, sa lungs, or sa buto. Mm-hmm. Aha. Tapos kung ganun na, yun, tataas yung stage mo from stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Okay mga kaibigan, sabihin natin na kayo po ay na-diagnose. Madali naman yung sa breast cancer kasi nakakapa naman yun. Pero yung ibang uri ng cancer, like liver cancer, hindi mo naman pwedeng ipasok yung kamay mo sa liver. Imposible naman po yan. So yung mga sinasabi po namin, yung mga ultrasound, dyan po makikita kung ano talaga yung itsura ng bukol mo, gaano kalaki, at gaano karami. Halimbawa, sa breast, nakapa mo isang bukol. Yun pala, tatlo ang bukol mo. Hindi mo lang nahanap, kundi sa ultrasound. Actually, dyan sa napag-usapan natin yung tungkol sa breast cancer, mas madali makita kapag nagmamanifest na cancer yan. Eh. Mm. Kung sabihin natin, nung una, nakapa mo na merong isang bukol lang na maliit, mm-hmm. tapos katagalan, medyo may pain na siya. Ah. At kung nakita mo halimbawa na meron na siyang parang dimple or mm-hmm. namumula or namamagana siya, kung minsan may mga discharges, may na lumalabas mm-hmm. o may dugo, ito na yung manifestation na malamang talaga cancer na yun. Aha. At dapat talaga ipakonsulta natin. Aha. At huwag natin na paabuti na sa ganyan eh. Dapat nga kung makakapa pa lang ng mga kababaihan yan, pa-check na nila agad. Aha. Mm. So kung early stage pa lang, bukol lang siya. Mm. Pero kung tumagal na at medyo salbahe yung bukol niyan, yun yung nagkakaroon ng mga deformation or mga discharge, yung mga nana na lumalabas. Okay. Aha. Kahit ultrasound lang muna kasi sa ultrasound pwede na natin makita yan mm-hmm. or pwede na tayo magkaroon ng ideya kung klaseng buko lang meron dun sa breast or kahit sa ang parte ng katawan natin, di ba? Makikita natin sa ultrasound kapag bilog lang siya at kulay itim, ibig sabihin fluid lang siya or malambot. No, maaring ito ay mabait na buko lang. Pero kung ito ay irregular shape tapos may makikita mo na parang maputi-puti siya, parang ibig sabihin nun matigas siya. Ibig sabihin, maaaring ito ay salbahing bukol. Okay. May mga nagtatanong sa atin, ano daw ba yung biopsy? Bakit daw pinapagawa sa kanila yung biopsy? Ayun, ang biopsy po, ginagawa yan para ma-test kung ang bukol ay malignant or benign. Ibig sabihin kung mabait ba ito na bukol or salbahing bukol. Pero kadalasan po, ang biopsy, pag natsempohan na ang bukol ay salbahe o cancerous, yung part ho na tinusukan, kasi may klase ng biopsy na fine needle, yun yung tinutusukan ng needle at kinukuha na ng sample. Yung sample na yun ang ititingnan para po makita kung ito ay cancerous o hindi. Ngayon, pag tsempo na cancerous ho yung
bukol na tinusukan, eh kadalasan hindi gumagaling ito. Bagkus parang lumalapad pa yung sugat na yung tinusukan at nag-create pa siya ng another na complication. Syempre mag-enlarge yung sugat na yon. So yung bukol na yon may tendency po kasi yung bukol may encapsulation yan eh. Mm-hmm. Parang meron siyang supot. So pag tinusukan mo yung bukol na yon, nagkakaroon ng open area. Mm-hmm. Yung open area na yon, yun ang tendency na pwedeng kumalat pa. Yung isang bukol pwedeng dumami at mag-transfer o lumipat sa ibang mga body parts or organs. Mm-hmm. Kaya ang biopsy sa kaibigan sa kalusugan, ayaw natin. Kung maaari hanggat maaari, pwede natin siyang iwasan. Mm-hmm. Kaya nagsasuggest po tayo ng alternative. Yun yung sinabi namin kanina, yung cancer tumor test na sa dugo lang ho kinukuha, mas less invasive at hindi ho kailangan ng hiwa. Aha. Eh, parang Ate May, ito yung ini-imagine ko, no? Parang kumuha ka ng itlog, tapos ibuksan mo yung itlog, ilagay mo sa isang pinggan, platito, ganun. Tapos tusukin mo yung pula, di ba? Eh, kahit tanggalin mo na yung karayom, yung pula is kakalat siya sa itlog, sa platito. Ganun din ba yung sinasabi mo, Ate May? Ganun yan. Para siya may supot na napakanipis. Pero pag tinusok mo ng yung needle nga sa biopsy, eh talagang wawasak or bubukas talaga yon. Mm-hmm. So napaka-delicate nun. So ibig sabihin yung cancer cells eh very aggressive. Para yung buang na talagang dadami at kakalat. Very aggressive. Unlike sa mga healthy cells, normally nag-regenerate talaga yun sila. Nanganganak, dumadami. Pero ang cancer cells, aggressive. Times 10 or times 5. Ang dami nila ho. In a few months, kung hindi ma-monitor yan, makikita niyo yung mga pasyente na talagang very complicated na hindi ho nagtatagal. Mm-hmm. Sa atin hindi tayo nananakot, pero totoo po, pag hindi niyo na-monitor ito, eh talagang delikado ang bawat buhay ng ating mga mahal sa buhay. Okay, that's why ang recommendation natin is yung breast ultrasound na lang, mm-hmm, tsaka yung CA-153. Mm-hmm. Kukuha lang ng konting dugo mula sa braso, mm-hmm, tapos yan yung i-check kung may cancer cell. Okay, so mga kaibigan, sa inyong mga katanungan, mag-text sa ating numero 0998-568-8323. Ito ulit, 0998-568-8323. Kung kayo po yung magte-text, huwag kalimutan ang inyong pangalan, taga saan kayo, at ano ang inyong karamdaman. Huwag po muna lilipat ng istasyon. Pag-uusapan po natin yung mga karaniwang ginagawa na forms of treatment. Ito po yung mga tulad ng operasyon, radiation at chemotherapy. At pag-uusapan din po natin yung ating panibagong pamamaraan laban sa cancer. Hindi po magastos at hindi po masakit. Ito po ang ating PiCure. Pag-uusapan natin yan dito sa ating programa. Ikaw ba ay may problema sa baga? May impaisema, COPD, asthma o mga bukol sa baga? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cubao, Quezon City, tuwing Miyerkules, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora, facing Marikina, makikita ang Crest Building, katabi ng Cubao Elementary School, nasa ibabaw ng Mang Inasal. Lahat ng ating mga pasyente na malapit sa ating Cubao branch, meron po tayo dyan sa tanggapan natin sa Cubao Aurora. Hanapin nyo po yung huli-huling kanto bago mag-EDSA. Corner Annapolis, Cubao Aurora. Hanapin nyo yung Cubao Elementary School na sa bandang kanan. Katabi nito meron pong Crest Building. Yung Crest Building po nasa second floor po tayo, ibabaw ng Mang Inasal. Every Wednesday morning yan, alas 7 na umaga nag-uumpisa ng free check-up. Napakarami pong pasyente, alas 6 pa lang nasa pila na po lahat. Okay, marami din tayong ibang mga tanggapan at baka isipin kasi ng mga nakikinig na pang-cancer lang yung ating tanggapan. Hindi po, kahit ibang karamdaman, maaaring magpunta sa atin. Ito, meron tayong texter, sabi niya, good morning. Magtatanong lang po ako, anong magandang gamot sa baradong ugat sa puso at hypertension? Magkano po yung magagastos kung magpupunta kami sa inyo? Siya daw po si Resty Aquino ng Bagak, Bataan. Maraming salamat po. So, una po meron siyang... binagit po niya na meron po siyang baradong ugat sa puso. So, maaaring ito ay... Gusto po namin malaman kung kayo po ay may mga medical records na, no? Mm-hmm. Na latest.
Kasi maraming reasons kung bakit nagkakaroon ng pagbabara sa mga ugat. Aha. Or kaya yung pagbabara ng ugat sa puso. Mm-hmm. So maaaring yan ay dahil sa mataas ang kolesterol. Mataas ang kolesterol mo or mahilig kang kumain ng mga oily foods, fatty foods. Isa din dyan yung naninigarilyo. Yes. Pwede din yun. Or sabihin natin, palainom ka ng kape. Kape. You know, maaaring nagpapatigas din sa ugat mo sa puso at sa iba pang bahagi ng katawan. Mm-hmm. So pag ganyan po ang nararamdaman po natin, pwede po tayong mag-take ng Moringa Cure Plus at ng Pro Nitro Plus. Yung Moringa Cure Plus po, ito po ay extracted from malunggay na may kasamang Picure. Ang Picure po natin, ito po yung the world's most powerful antioxidant. Ito po ay hinango mula sa siling mahaba at sa luyang dilaw. So parang 3-in-1 siya, no? Moringa Cure Plus. Magbibigay siya ng total nutrition and protection sa inyong mga puso. Mm-hmm. Pero bago yan, no, kung talagang, halimbawa, sabihin natin, may mga baradong ugat, may mga nag-build na, sabihin natin, mga sebo na galing sa mataas na kolesterol, no? So kung magkakaroon ng sebo yung ugat natin, sisikip yan eh. So sabihin, mahihirapan dumaloy ang dugo. So dapat ang dugo, kapag yan ay dumadaloy sa ating mga ugat, dapat flexible ang ugat. Mm-hmm. So kung kumipot na ito, meron po tayong Pro Nitro Plus. Mm-hmm. Ang gagawin po ng Pro Nitro Plus, ito po ay idadilate po niya yung ugat. O sabihin natin, paluluwagin niya yung mga nagsikip na ugat. At the same time, doon naman po sa mga na-stroke, ano, pwede rin to talaga eh. Yung mga na-stroke na sabihin natin, yung humina yung kalahati ng katawan, no, pwede po ang Pro Nitro Plus din. No, at ito po ay pwede rin magpatubo muli ng ugat. Yes, no? Pwede siya for recovery, pwede siya for prevention. Mm-hmm. Either ganun ang gawin mo para sa iyong baradong ugat sa puso, o di kaya gagastos ka ng malaki para sa angioplasty. Tapos binanggit na nga pala niya na, ayun nga, meron siyang hypertension. Yes, talagang ganun. Kasi kung ang problema niya talaga ay sa heart niya, so karaniwan talaga magkakaroon siya ng magiging hypertensive siya. So pwede rin po siyang mag Samba Cure Plus and then Moringa Cure Plus. Yung Samba Cure Plus naman po, ito po ay hango mula sa sambong banaba na may kasama rin pong Picure. So para sa ating texter na si Mr. Resty Aquino from Bataan, yan po ang ating gagawin. Moringa Cure Plus and Pro Nitro Plus. Ito po ay for prevention. Para hindi po mauwi sa stroke or heart attack ang iyong kondisyon. At syempre, para mabawasan din natin kung kayo po ay may mga maintenance para sa iyong hypertension, mababawasan din natin yan yung inyo pong pag-inom. So marami po ang natulungan sa ating pamamaraan. Mr. Resty Aquino, sana po ay magkita tayo sa ating mga tanggapan. Meron tayo dyan sa Balanga City every Tuesday. Nagdadialysis ka ba at sinabing habang buhay ito, maaari kang gumaling? Magpunta sa aming free consultation sa Balanga, Bataan, tuwing Martes, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, Nading Rueda Apartment, 135 Magsaysay Street, San Jose, Balanga, Bataan. Across Capitol Methodist Church, across Tomas del Rosario College. Sa lahat po ng mga taga Balanga, Bataan, or sa Bataan po, no, meron po tayong ginagawang free health consultation. Every Tuesday po ito, nagsisimula po kami ng mga 9 o'clock ng umaga hanggang mga 1 o'clock sa hapon. Mas maganda po kung mga 8:30 nandito na po tayo. At kung meron po kayong mga latest na lab tests, pakidala po ito para atin pong i-record. At ito po ay matatagpuan po sa Nading Rueda Apartment. Ito po ay kulay green na building, nasa second floor po tayo sa Unit F. Para po madali nyo siya makita, hanapin nyo po ang eskwelahan ng Tomas del Rosario College. And then across the road, may makikita po kayong parking space. Nandiyan po tayo sa my left side. Makikita nyo po ang green na building. Yan po ang Nading Rueda Apartment. Every Tuesday po, nandiyan po ako. 9 o'clock hanggang alauna po ng hapon. Okay. Po tayo dyan. Alright, so every Tuesday po yan. Umaga yan, Kuya Matt. No? Okay. Sa mga nais po magtanong, maaaring mag-text 0998-568-8323. Marami ang nagbibigay sa atin ng kanilang mga katanungan. Pag-uusapan natin yan maya-maya after natin na malaman or matapos yung ating topic, which is tungkol sa mga gamot natin laban sa cancer. Ito ang ating numero, 0998-568-8323. Sabihin ang inyong pangalan, taga saan kayo,
at ano ang inyong karamdaman. Kuya Matt, sabi natin kanina, merong mga forms of treatment kung ang tao ay may cancer. Ito ay mga operation o radiation o chemotherapy. Pero meron din tayong binibigay sa mga tao kung nais nilang maiwasan yung gantong mamahaling mga treatment, which is yung Picure. So pag-usapan muna natin yung conventional. Ano yung ginagawa sa ospital kapag ang tao ay na-confine at may cancer? Yan nga, ano? Kanina nabanggit ni Ate May yung tungkol sa kung halimbawa meron kang bukol sa katawan at medyo kabado ka na, no? Gusto mo na talagang ipakonsulta sa doktor. No, usually dyan, ang ihahatol nila is pa-biopsy. No, ito po yung maraming ang klase niyan eh. Pero yun nga, yung karaniwan dyan, yung tinutusok ng karayom para makakuha ng sample ng laman. At kapag nangyari yan, bago pa lang mangyari yan, dapat nakahanda rin tayo sa mga susunod na mga hakbang na isasabihin sa atin ng mga doktor natin. Kung halimbawa, pinabiopsy mo at nalaman na ito ay benign, maganda, no? Very good news yon. Pero kung halimbawa, nalaman na ito ay malignant, dapat nakahanda ka na, kasi sunod-sunod na yan eh. It's either, ayan, ooperahan ka and then after that, usually may chemotherapy and then radiation. At dapat mabilis yun eh. After mo magpa-biopsy, dapat hindi pwede magtagalin. Kasi binanggit nga ni Maka May kanina. Makakumalat pa yun. Makasama pa lalo. Oo. Paano kung mahina ang katawan ng pasyente? Paano kung may edad? Mahina resistensya? So, hindi siya accurate talaga. Agad-agad ipapa-biopsy mo. Siyempre, titignan mo rin yung sarili mo, yung kakayahan yung mga mo. Pero ano, minsan kahit bata-bata pa, may pasyente ako mga 30 years old. Ang ganda niya, kaso medyo nangayayat na siya nung nagkaroon siya ng cervical cancer. Pero nung nag-decide siya, nagpapagamot siya sa atin, then syempre decision nila yon. Kasi pwede naman tayong isabay. Pwede natin isabay yung pagkikimo niya and radiation. At the same time, bibigyan natin siya ng ating mga binibigay sa kaibigan sa kalusugan. So ginawa niya po yung radiation and chemo. After po, talagang hindi kinaya ng katawan niya. Kasi kung mahina nga yung resistensya niya, kahit 30 years old siya, pagbalik niya po talagang butot balat na siya. Tsaka hindi niya nakayanan yung lakas at tsaka yung, syempre yung chemo, di ba? Ano, lason yung sa dugo. Lalo na hindi lang po yung cancer cells ang tinatamaan, pati po yung mga healthy cells. Kaya mahirap din agad-agad tayo magdidesisyon ng ano. Kailangan talaga gabay ng pamilya kung ano yung tamang mga dapat gawin at humingi ng mga iba't ibang opinion sa iba't ano para hindi masayang yung buhay ng isang tao. Pero yun nga, bago tayo kasi may biopsy, merong operations, pero bago yan, tandaan natin na meron pa pong mga series of tests. No, merong whole abdomen ultrasound kung halimbawa ang cancer ay nasa bandang abdomen or nasa bandang bahagi ng tiyan. No, kung sa lalaki at may edad na, sinasama ang prostate diyan. No, kasi lahat ng mga kalalakihan merong prostate. Ito ay normal na bahagi ng katawan ng isang lalaki. Ayun, napag-usapan na rin natin yung tungkol sa prostate, ano? Para lang po sa mga listeners po natin, diyan po sa mga tatay natin diyan nakikinig, no, o baka mamaya mayroong nakikinig sa atin na mayroong prostate enlargement or prostate cancer, no, pakinggan niyo po mabuti, no, lahat po ng mga kalalakihan may prostate. Pero hindi nga rin ma-explain ng science na pag at the age of mga pag tumatanda na mga 50s, 60s pataas, bigla na lang itong namamaga, no? So nagkakaroon ng nagsisimula siya sa prostate enlargement, no? Kasi ito pong prostate na to, makikita po yan sa may bandang bahagi po ng pantog o ng urinary bladder. So, i-visualize po natin, ano, kasi ito yung ano eh, yung urinary system eh. Kasama diyan yung kidneys. Meron tayo, lahat tayo, kahit ang babae, merong kidneys. Dalawa yan at makikita yan sa magkabilang gilid ng spine, bandang ibaba ng ribs, no? So nasa bandang likod diyan. Ang kidneys po natin, sinlakihan ng mouse, ng computer, no? So yan, left and right. At itong kidneys, maraming ginagawa ito sa katawan natin. Napaka-vital ng kanyang trabaho na ginagawa. Ine-extract niya yung mga compounds sa dugo at ito ay tinatapon niya sa ihi. No? At after ng kidneys, no, left and right, meron niyang ureter. No? Yung parang straw na sobrang nipis talaga. Parang sinilapad lang ng... ang size niyan parang straw lang talaga. No? Diyan unti-unti, yung... kasi di ba magiging ihi nga. No? Yung from the kidneys, unti-unti pumapatak yung ihi. No, papunta sa pantog. At yung pantog eh maliit lang yan eh, mga sinlaki lang yan ng dalanghita or kiat-kiat. No? Pero syempre pag napupuno na siya ng ihi, pwede kasi yan maimbak hanggang half liter, tama ba? No, mga half liter. So nag-expand siya. Mag-expand siya, no. At pagkatapos niyan,
nandyan po sa ilalim yung prostate. Mm-hmm. No? Dumadaan din dyan, then papunta na dun sa pinakalabasan ng ihi. Aha. No? So, usual, ang karaniwang sukat ng prostate ng isang nor, or average na lalaki ay nasa 20 grams lang siya. Pero syempre, depende pa rin kung gaano kalaki yung tao, no? Kung gaano kalaki yung lalaki. Sabi natin, kung malaki siya, maaaring more than 20. Pero kung maliit siya, baka mas maliit ng konti sa 20. Uh-huh. So, depende yan sa size. At iyan nga, binanggit ko kanina na pag tumatanda, habang tumatanda, eh, bigla itong namamaga. Mm-hmm. Pero pag mga, halimbawa, sabihin natin, nakita sa iyong ultrasound ng iyong, ang sukat ng iyong prostate ay mga 25 na pataas, mm-hmm. So, huwag natin ipagsawalang bahala. No? At meron po tayong gamot para dyan na makakatulong talaga. Mm-hmm. No? Meron po tayong SambaCure Plus. Ito mm-hmm. po ay hango mula sa sambong banaba na may Picure. Mm-hmm. No? Mm-hmm. At pwede rin tayong mag-Picure. Tama. No? Ang Picure po ay hango mula sa siling mahaba at luyang dilaw. Mm-hmm. Ito pong dalawa na to ang siyang makakagamot, no, sa ganyang klaseng karamdaman. Oh. Mm-hmm. Prostate enlargement or prostate cancer. Okay. Siyempre, iiwasan din natin yung mga bawal. Kapag ka bukol, enlargement o kaya naman cancer na, mm-hmm. bawal talaga ang mga kahit anong karne. Mm-hmm. Pork, beef, chicken, lalo na yung itlog. Kahit pagansayan, tapa mm-hmm. ng kabayo, basta animal protein, yan po ay gustong-gusto ng cancer or ng bukol. Iiwas din tayo siyempre sa mga processed foods, mga instant noodles, mm-hmm. mga delata, langgunisa, hotdog, mm-hmm. mga pampalasa sa pagkain. Iiwasan natin yan dahil lahat yan may chemicals na may na gustong-gusto ng cancer. Mm-hmm. So kung iyon, pagsasabayin natin yon ng tulong ng SambaCure Plus at PiCure, tapos sasabayan ng maraming dasal, maaari po kayong gumaling. Okay. So yan, no, nais namin kayong matulungan sa inyong karamdaman. Kung kayo po ay natamaan sa ating mga pinag-uusapan tulad ng mga breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, ovarian cancer, maaari po magpunta sa ating mga tanggapan. Libo-libo po ang ating natulungan sa gantong uri ng karamdaman at kayo din po alam namin matutulungan. Mag-text po sa ating numero 0998-568-8323. Sabihin ang inyong pangalan, taga saan kayo at ano ang inyong karamdaman. 0998-568-8323. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Oras na po, mga kaibigan, para sa ating text quiz for today. So, ibig sabihin nito, kami naman ang magbibigay ng tanong at sa inyo naman po manggagaling yung sagot. So, pakinggan niyo po ang ating tanong at ilabas na ang inyong cellphone, sagutin ang ating text quiz for today. Ang tanong, mga kaibigan, ano po ang ating gamot panlaban sa cancer? Okay, pinag-usapan po natin yung kanina. Ano po ang pangalan ng ating gamot panlaban sa cancer? Clue, ito po ang world's most powerful antioxidant na hinango sa siling mahaba at luyang dilaw. Kinuha ang piperine at curcumin. So, ano ang pangalan ng ating gamot panlaban sa cancer? I-text ang tamang sagot sa 0998-568-8323. 0998-568-8323. Ikaw ba ay may diabetes? Hinatulan ka ba ng habang buhay na mag-insulin? Magpunta sa ating free consultation. Sa Malolo City, tuwing Martes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Unit 102, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Mabolo, Malolos, Bulacan. Mula sa harapan ng Mitsubishi Motors at Robinson's Malolos, 100 meters papasok sa Fausta Road. Every Tuesday morning po ay meron tayong tanggapan na dyan sa Malolos, Bulacan. At meron po tayong free health consultation every Tuesday, 7 to 11 a.m. Ito po ay matatagpuan sa Unit 102, Phoenix Building, Fausta Road, Barangay Malolo, Mabolo, Malolos, Bulacan. Kung kayo po, kung alam niyo po ang Robinson's Malolos, ito po ay may katabing Mitsubishi Motors. Across the road din po ang Fausta Road. Mga 100 hakbang po makikita niyo ang yellow-orange building. Yan po ang Phoenix Building. Nasa ground floor po tayo. Makikita niyo ang signage ng Kaibigan sa Kalusugan. Every Tuesday morning po, magkita-kita tayo dyan. Alright, every Tuesday. Tuesday ng umaga. Marami din tayong mga texter mula sa ibang
mga lugar. Dalawa ang ating texter dito na babasahin from Batangas. Ang sabi ng isa, good AM, ask ko lang po if delikado or isa sa source ng cancer ang pagkakaroon ng malapit na cell site sa kanilang bahay. Okay, so may malapit na cell site, yung tower, no? Opo. Delikado daw ba yan? Si Elvin ng San Luis, Batangas. Ayan po. Karaniwan, marami namang factor na pwede natin i-consider para magkaroon ng cancer or ma-expose tayo sa cancer. Pero maliban sa lifestyle, sa lahi, pwedeng mamana o di kaya sa pagpapabayaan natin sa ating katawan, minsan kasi yung overexposure sa radiation, pwede din isang factor. Mm-hmm. Lalo na kung malapit ka talaga sa pinaka-cell site. Kasi, di ba, imagine ninyo, yung simpleng pagpapa-x-ray, uh-huh, di ba po, lalo na, for example, sa mga buntis, bawal yung kasi overexposure sa radiation. Pero kung tayo din overexposed sa radiation, just like yung mga x-ray o di kaya malapit sa cell site, delikado po yun. Kaya dapat, hanggat maaari, kung pipili kayo ng location ng titirahan, dapat po medyo malayo. At saka merong allowable distance yan kung saan pwede ang residential area pwede tumira. Mm-hmm. May kakilala ako, yung bahay nila mismo is sa tabi ng cell site. Eh. Kasi parang yung trabaho ng isa is parang siya yung caretaker. Mm-hmm. So parang siya yung sa maintenance. So parang doon na lang siya nanirahan, mm-hmm, sa tabi para malapit sa kanyang, mm-hmm, work. Eh. Karagdagan lang ano, regarding sa cell site yung tinatanong niya. Ang pagkakalam ko rin dyan, parang kailangan din yatang, kung di ako nagkakamali, parang hinihingan din niya ng permit from Department of Health. Tapos may certain meters yan eh. O may certain na layo yan sa mga kabahayan. Kasi yung ate ko before, nagtrabaho sa isa sa cell sites kasi. Then nalaman ko na yung ganun, may mga measurements yan sila na allowable na pwedeng tirahan. Tsaka yung area ng mga cell sites kadalasan nasa napupunta siya sa mga bukid-bukid din. Uh-huh. So hindi na, wala naman po siya kadalasan sa gitna ng syudad. Uh-huh. So nasa mga area siya na bukid. So for example, hanggat maaari, pwedeng dumistansya talaga, uh-huh, yung mga tao sa mga cell sites na yan. Saka naalala ko din, Ate May, meron din akong kakilala. Sa Xerox copy siya nagtatrabaho. Ah, okay. So napakatagal na niya doon. Siguro, doon na yata siya nagkaroon ng pamilya dahil, wow, doon sa... Napakatagal na niyang nagtatrabaho doon. Then, nalaman niya na nagkaroon siya ng problema sa ovary. Uh-huh. Oh, so, hindi yata siya... Ang isang factor na nakikita doon, which is yung overexposure siya sa... Di ba ang Xerox copy, ma... May radiation din yun. Mm-hmm. So, pag nag-seserok siya, laging nakatapat yung maybe yung... Maybe ganun ang nangyari. Mm-hmm. So, ngayon, hindi nahihirapan siya magbuntis. Hanggang ngayon, wala, uh-huh, pa siyang anak. So, kung radiation ang nais maiwasan, yun. Hindi lang sa cell site makukuha. Pero kundi sa paggamit din ng cellphone, or sa seat sa TV, or sa computer, or kahit na yung sa pagbilad sa araw, ng mahabang oras. Nakakasama din yun. Nakakasama din yun. Okay. Isa din, yung tanong ng isa nating texter, sabi niya, pasensya, yung kanyang tanong hindi daw related sa ating topic. Kasi ang tanong niya is, nagpa-ultrasound daw ang kanyang ate. May nakita daw stone sa gallbladder niya. 2.8 na po. So siguro 2.8 centimeters. Ano po ang may suggest ninyo? Si Che mula sa western part ng Batangas. Thank you. So, ayan. Meron siyang isa lang yung kanyang kidney stones. Yung ate niya, may gallbladder stone, 2.8. Oh, gallbladder stone. So ayan, una, yung gallbladder stone, kaalaman lamang, ito po ay namuong kolesterol, mm-hmm, no, dyan sa ating abdo. No, kasi yung abdo, yan yung nagiging storage ng bile. Ito po yung nagagaling sa liver na nagtutunaw sa mga, mm-hmm, taba o sa mga kinakain natin. At itong gallbladder stone, talagang pag talagang medyo malaki yan, may pain talaga yan eh. No, marami akong kakilala na may ganyan. At usually kapag talagang pina-check up natin yan, sa malamang dyan, isasuggest ng mga surgeon na or mga doctors na ipatanggal. No, even yung abdo, tatanggalin na rin. So, depende naman po, no? Depende naman po kung gusto nating pa-operahan talaga, uh-huh, yung lahat na to. Kasi pag tinanggal yung abdo dyan, yung bato, kasama ni abdo. Mm-hmm. So, tayo naman ay meron po tayong Sambacure Plus. No, kanina po nabanggit ko, ang Sambacure Plus po ay extracted from sambong, banaba, at meron po siyang Picure. No, ang Picure po, ito po ang the world's most powerful natural antioxidant. Mm-hmm. Sa buong mundo po ito ang pinag-uusapan, mm-hmm, natin. At ito po ay approved po ng Philippine FDA. Ito po yung Food and Drug Administration. Hindi lang po yan, ano?
pag sinabing approved siya ng FDA, ibig sabihin safe and effective. Mm-hmm. At ito po ay approved din po ng US FDA, which is international standard. At ito po ay approved din po ng German FDA, no, na kung saan tayo po ang kauna-unahang Pinoy-made natural food supplement na nakapasok diyan sa Germany, sa mga butika, wow, sa Germany. So ibig sabihin, international standard sa, yes, Asia, sa Amerika, yes, at sa Europe. Mm-hmm. Grabe, no? Mm-hmm. At itong Sambacure Plus ay makakatulong para durugin, no, unti-unti yung gallbladder stones, or pwede, sabihin natin kung kidney stones man, uh-huh, pwede rin yan. Pero syempre, it will take time, no? Uh-huh. At dapat din may mga iiwasan tayo, mm-hmm, ng mga bawal. Oo, kung sa gallbladder stone, mm-hmm, syempre ibig sabihin yan, namuong cholesterol. Yes. So ano yung mga dapat iwasan, mm-hmm, na food? Syempre dapat iwasan yung kape, yung tsaa, mga yung soft drinks, mm-hmm, lahat ng mga dumaan sa mantika, mga, mm-hmm, oily food, mga fatty food, at, aha, spicy food. Okay. O, kung nakakadagdag yan sa sakit na pwede niya maramdaman kapag, aha, ka kumain pa siya, ininom or kumain pa siya niyan. Saka idagdag ko lang din, Kuya Matt, ano, yung sa may gallbladder stone, kung hindi naman po nagmamadali yung ating texter na magpa-opera, mm-hmm, maaari po siyang magpunta sa ating mga tanggapan. Yes. Ano, meron po tayong makakatulong sa kanya para madurog. Ito po is hindi siya iniisip lang, or hindi lang siya verbal lang sa atin or psychological. Meron tayong mga laboratory test, babantayan natin yan. At after 2 months or 3 months, papaulit natin yung kanyang ultrasound. Kapag nakita ni nung ating texter na dumami, baka magalit siya sa atin. Di ba? For example, mm-hmm, isa lang na 2.8 na, mm-hmm, stone ang makita niya. Pagbalik niya, naging 2 or 3 na. Kailangan, mm-hmm, dapat po matuwa kayo. Ibig sabihin, nadudurog na siya. Mm-hmm. Kasi yung 2.8 na laki ng bato, hindi po yan kakasya dun sa daanan. Uh-huh. Hindi po siya kasya sa tubo. So, mm-hmm, kasi halos kasing laki lang ng ano yun, eh, istro ng soft drinks yata. Tetra pack. Imaginin mo yung 2.8 na bato na papasok doon. Hindi siya kakasya, mm-hmm, kahit anong gawin. So, mas mabuti na nga yung nadudurog. Mm-hmm. So, kailangan siya talaga durugin. Okay. Kaya pag dumami siya, ibig sabihin, matuwa po kayo. Huwag po kayong matakot. Okay. So, mabuti po yun. Kung kayo po yung taga Batangas, sa ating dalawang texter na binasa, meron tayong tanggapan sa Tanawan City, Batangas, at meron din tayo sa Alabang, Muntinlupa. Yes, kung ano po yung mas nalalapit sa inyo, maaari niyong puntahan. Abangan niyo po yung text mula kay Kuya Matt para malaman kung saan ang mas convenient sa inyong mapuntahan. At sa mga nice din mag-text, abangan niyo po ang pag-announce ng ating mga number para malaman niyo po kung paano po matulungan yung inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan, Family Edition. Ulitin natin ang text quiz natin. Ibig sabihin nito, hinahanap natin yung unang magbibigay ng correct answer na may kasamang buong pangalan at address. Sagutin niyo po ang ating tanong, mga kaibigan. Ito ang ating text quiz for today. Ano po ang pangalan ng ating gamot panlaban sa cancer? Ano po ang pangalan ng ating gamot na panlaban sa cancer? I-text ang tamang sagot sa 0998-568-8323. 0998-568-8323. Ang winner po sa ating text quiz, makakatanggap po ng prize mula sa kaibigan sa Kalusugan. Since marami pa tayong time, magbasa pa tayo ng texter dito. Sabi niya, good morning, si Emmy po ito, taga Cabanatuan City po. 10 years na po ako dinudugo, wala po tigil. Sabi ng doktor, cervical cancer daw. Sinasalinan po ako ng dugo pag bumaba po ang hemoglobin. Ano po kaya ito? Alright, so siya si Emmy ng Cabanatuan City. Ayun po, kung nagbe-bleeding po kayo tsaka hindi siya yung normal, kasi usually ang babae mag-menstruation mga 5 days, 9 days, tapos wala na yun. Tapos wala na, iba 3 days, wala na, in 1 month po yon. Pero pag once na non-stop, ito po ay nakakabahala na. So kung sabi ng doctor ninyo is cervical cancer, so ibig sabihin may result ho kayo nung transvaginal o di kaya nung transrectal o di kaya yung pelvic ultrasound, mas maganda po dalahin niyo yung result para matulungan namin kayo. Kasi kadalasan yan, baka po yung sa cervical area o yung daanan ng baby, yung po yung sa may ilalim ng mattress natin, minsan may bukol, kaya nagkakaroon ng tendency na may bleeding.
no, non-stop bleeding, o di kaya baka sa may matres nyo din, baka meron ding mga pangangapal ng matres, o di kaya may myoma. Ang tendency kasi ng matres niyan, pipilitin niya po itong ilabas. Kasi usually, once a month, yung mga dead cells or mga fresh blood po, ifa-flush out yan, palabas ng matres natin. Pero kung may bukol dyan, akala po ng matres, eh, ito ay talagang blood or ano yung ano, ilalabas niya. So yung bukol, hanggat hindi siya naaalis at nakakapit dyan, ano na lang siya, magbi-bleeding siya na magbi-bleeding. Kaya ho, non-stop yung bleeding niyo. So, to be sure, magpa-laboratory kayo or dalhin yung mga lumang laboratory, punta kayo sa aming tanggapan. Meron ho tayong safest way para po magamot ang inyong karamdaman. Alright, kung kayo po ay taga-Cabanat One City, good news para sa inyo, Ma'am Emmy. Meron tayong tanggapan dyan na maaaring yung puntahan every Monday. Okay? Pero nung Friday, diba, andun tayo sa Cabanat One City. Once a month yung special natin dyan. Pero every week, andyan naman po tayo sa Cabanat One City every Monday. Pakinggan niyo po ang ating address, Ma'am Emmy, at sa lahat po ng taga-Cabanat One. Ikaw ba ay may bukol sa breast? Nalaman ba na ikaw ay may breast cancer? Magpunta sa ating free consultation. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Second floor, BP Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Nasa harapan ng Robinson's Cabanatuan, makikita ang Bank of Commerce. Nasa second floor ng Bank of Commerce. Every Monday po, meron po tayong ginagawang libreng consultation dyan po sa may Cabanatuan City. At ito po ay matatagpuan po sa second floor ng VP Building. Ito po ay nasa itaas ng Bank of Commerce. At ito po ay makikita sa harapan po ng Robinson's Cabanatuan. No? Kasi dyan sa harapan ng Robinson's Cabanatuan, field yan eh. Bukid siya. So medyo nakahili siya ng konti. Nandyan po ang Bank of Commerce. And then pag nakita niyo itaas, nandun po yung ating signage na Kaibigan sa Kalusugan. Every Monday po, dapat po mga 7:30, maganda, nandyan na po tayo hanggang 12 o'clock po ng tanghali. Every Monday po yan, malapit lang po yan sa Robinson sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Alright, so kung balikan natin yung tanong ni Ma'am Emmy, so maari daw cervical cancer yung kanyang problema. So bago po natin matukoy kung cervical cancer, kailangan natin yung test, either yung transvaginal ultrasound, yung or yung pelvic ultrasound, at saka yung CA 125. Mm-hmm. Yan po ay kukuha ng sampula mula sa dugo at bibilangin yung cancer cell. Mm-hmm. So bago po tayo magmadali at magpa-opera, pagawa muna natin yung mga test na yan. Mm-hmm. So kung magpapa-confine nga po sa hospital, yung karaniwang ginagawa dyan is chemotherapy, radiation, or operation. Kung yung problema sa female reproductive system ang cancer, baka ang ipagawa is total hysterectomy. Yung buong reproductive system is tatanggalin. Mahirap yun kung dalaga ka at nais mo pa magkaroon ng anak in the future. Ibig sabihin yan, wala ka ng future na anak. Or kung may asawa ka na at gusto niyo pong magkaanak, wala ka ng chance magkaanak kasi tinanggal na yung buong, either yung uterus or yung ovary, tinanggal. So, kung nais niyo pong maiwasan yung ganun, meron po tayong nire-recommend dyan. Una is yung Picure, yung world's most powerful antioxidant na hinango sa siling mahaba at luyang dilaw. Kinuha po natin yung piperin and curcumin. Ano po ang ginagawa ng ating Picure at napakalakas niya? Meron siyang dalawang mechanism of action. Pwede mo ipaliwanag sa ating Kuya Matt? Okay. So yung una, yung ginagawa niya, pinapahinto niya yung... Kasi ang cancer cell, no, imagine natin meron niyang mga ugat sa paligid niya. Mm-hmm. Kung mas maraming ugat, o sabihin natin, mas makapal yung ugat sa paligid nito, mas healthy siya. Mm-hmm. No? At kumbaga, pati yung mga healthy cells na aagawan niya ng nutrisyon, sa kanya napupunta. So, paano nagiging healthy yan? So, dun nga, sa pagkain natin ng karne, no, animal protein, yung mga processed food, tas lalo siyang nagiging malusog. Diyan kumukuha ng lakas yung mga bukol. Mm-hmm. Ang gagawin ng Picure ay papahintuin niya yung proseso na to, which is ito yung angiogenesis, yung paglago o yung pagdami ng ugat sa paligid ng cancer cell. Mm-hmm. So, pahihintuin niya yan. And then after that, ang gagawin niya is, so ang mangyayari dyan sa cancer cell, matutuyot yan eh, at mamamatay. Ito naman yung second mechanism of action, which is yung apoptosis, yung
kahit hindi mo siya utusan, eh talagang magpapakamatay siya. O yung tinatawag na self-suicide. Mm-hmm. So ito po yung magandang ginagawa ng Picure, no? Tama. Na wala siyang pain, at the same time, hindi rin madadama yung mga healthy cells. No, hindi magkakaroon ng panghihina ang pasyente, ang mga pasyente, at walang mga bad side effects. Okay. Mm-hmm. So yan yung kaibahan ng ating Picure dyan sa chemotherapy. Tama. Kasi sa Picure, ang tinatamaan lang is yung cancer cell. Sa chemotherapy kasi, cancer cell tsaka normal cell na tatamaan. So, pero syempre, choice pa rin yun ang pamilya kung ano yung gusto nila. Kung gusto ba nila magpa-confine at magpa-chemo, or kung gusto nilang makaiwas doon at gamitin yung ating Picure. Kasi kung halimbawa, magpapatuloy sila sa, let's say, naoperahan na, and then magpapa-chemo or kung kailangan pang radiation. Kasi yung chemo, lalasunin yung mga cancer cells. Eh. Pag radiation naman, ito naman, susunugin yung mga natira pa or sasairin nila kung makakaya. Kung gusto nila ituloy yung mga proseso na to, pwede naman pa rin sila mag-take ng Picure. Tapos meron nga lang tayong mga gagawing tamang schedule nito. Aha. Yes. So tuturuan natin yun ang ating mga pasyente. Bibigyan natin sila ng tamang instruction. Yes. Aha. Meron pa tayong texter, sabi niya. Siya daw si Bert Gutierrez ng Malabon City. Ask niya lang daw kung meron daw siyang tatlong cyst sa left kidney at isang cyst sa right kidney. Okay naman daw ang kanyang PSA, pero tinatanong niya kung delikado daw ba yung mga bukol sa kidney. Ano ang dapat niyang gawin? Thank you. Yan, usually yung mga bukol sa kidney, hindi naman siya ganun kadelikado kasi minsan heredity yan. Aha, namamana. Oo. Pero syempre, bukol pa rin siya. Kaya lang ang karaniwan minsan diyan, depende kasi kung saan siya nakapwesto. Pag nakita natin sa ultrasound, non-obstructing yung bukol, ibig sabihin hindi siya nakakasagabal dun sa pagtatrabaho ng kidney. Mm-hmm. No, pero pag obstructing yung nakalagay, ibig sabihin, maaari siyang makasagabal sa trabaho ng kidney. Maaaring ito mauwi sa pagtaas ng krea kasi hindi makapagtrabaho mabuti ang kidney. Maaaring mauwi sa dialysis. Aha. Kaya kailangan pa rin talagang gamutin. Okay, so mas mainam na kung mabasa natin yung ultrasound ni Sir Bert Gutierrez. Kung siya ay taga Malabon, saan ang malapit sa kanyang tanggapan natin? Pwede siya sa Malolos o kaya Monumento. Okay. So yan, Sir Bert, abangan niyo po ang text na mula kay Ate Ann, no, or kay Kuya Matt. Tutulungan niya po kayo po makarating sa ating tanggapan. Meron din dito ang text, isang interesting text. Sabi niya, "Good day, Em. Tanong ko lang po, 12 years na po kami nag-asawa. Nagsasama ng asawa ko pero wala pa kaming anak. Nung nagpa-OB kami pareho at in-ultrasound din kami, nakita po na una, mabagal daw ang sperm cell ng asawa. Tapos, okay naman ang ovary ko, yung babae. Kaso nga lang, yung result sa pap smear ko, ang sabi daw, namamaga ang dulo ng matres ko. Ito po ba ang dahilan bakit hindi kami nagkakaanak?" Ayan po. So, sa problema ninyo mag-asawa, syempre po, parang nakita natin, parang both sides may dapat po i-correct or solusyonan. Kung sa side po ng lalaki, meron pong kahinaan or mababa lang yung count ng sperm cell niya. So, ibig sabihin, gagawan po natin yan ng pamamaraan para po matulungan yung sperm count niya ay maging adequate or sakto sa pangangailangan dapat. So, ibig sabihin, ang ititreat po is hindi lang yung babae, kundi silang dalawang mag-asawa, pati yung lalaki. Dapat po, dalawa kayong mag-asawa pupunta sa tanggapan natin para po sa libreng konsultasyon. Tapos sa kay ma'am naman po na merong pamamaga sa dulo ng matres, eh mas maganda po makita natin ng actual yung itsura ng transvaginal ultrasound ninyo. Kasi baka po merong namumuong bukol, hindi kaya cyst lang dyan. So let's say cyst lang po, sana maagapan natin at sana hindi ito nakakasagabal sa formation ng baby, no? So dahil sa ilang taon ho kayo, 12 years kayo magkasama, mahirap po yun kasi syempre usually first year, second year nagkakaroon na ng baby, diba, nade-develop na ito. So dapat po makorek natin, baka po si ma'am nagkakaroon ng hormonal imbalance, so di kaya yung bukol na nandun or pangangapal, dapat po lumiit at mawala yun sa matres mo. Okay, so in other words po, para kay ma'am, kailangan natin ayusin yung lahat ng problema.
So kung naayos na po natin yung problema sa matres at saka yung sperm count ng inyong asawa at wala pa rin kayong anak, baka iba naman yung pinagmumulan, like hormonal imbalance or ganon. So ma'am, mas madali po kung makikita namin kayo in person at mabasa namin yung inyong mga records. And since paubos na po tayo ng oras, magpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakinig sa ating programa, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating talakayan. Hanapin na natin yung winner sa ating text quiz. Ito po ang makakatanggap ng premyo mula sa Kaibigan sa Kalusugan. Ang tanong po natin kanina, ano ang pangalan ng ating gamot panlaban sa cancer? Ang sagot po niya ay Picure. Congratulations kay Mr. Armando Cruz from Olongapo City. Si Mr. Armando Cruz, pwede niyo pong i-claim ang inyong prize sa ating tanggapan sa Olongapo City. Kuya Matt, Ate Ann, Ate May, may gusto pa tayong sabihin bago tayo mamaalam? Sige po, maraming salamat po sa isang oras niyong talakaya ay pagsama sa amin ngayong umaga. Sa susunod na Sabado po ulit, samahan niyo po ulit kami sa panibago na namang talakayan. Ako po si Ate Ann, ang inyong kaibigan sa Kalusugan. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig sa atin ngayong umaga at magkita-kita or makinig po kayo muli sa ating programa next week the same time po, 6 o'clock. At gusto ko lamang po batiin si Ma'am Emily Carillo sa Monumento at sa si Ma'am Emily, si Ma'am Josephine Bermejo po ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyong regular na pakikinig. Yun po. Salamat po sa pagsama sa amin sa napakagandang usapan ngayong umaga. Salamat din po sa mga masisipag natin na volunteers at mga pasyente ho natin pumunta sa Baguio City. Kahapon po ng umaga, nandyan kami nila Sir Star. Salamat po sa pakikinig. Wala pong gagaling kapag kayo nakikinig lang sa radyo. Pumunta na kayo sa mga tanggapan namin. I-text nyo agad ang number ni Kuya Matt para po sa libreng konsultasyon. Okay, nais ko din batiin sa si Sir Jojo, ating kasama dito sa ating tanggapan. Ganun din si Gov. Vilma Santos dyan sa ating tanggapan sa Bacoor. And sa lahat din po ng mga nakikinig, abangan muli ang ating programa next week. Dito pa rin po sa DZXL 558 tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ito po ang ating numero. I-text nyo po kami kung may mga pahabol na tanong. 0998-568-8323. Babalikan po namin kayo after ng ating programa. 0998-568-8323. Maraming salamat and good morning sa inyong lahat. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng tatlong bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat ng mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng ipinapayong